Malaki pa rin po yung apoy dito sa Sundog, sa Barangay 850. Kuyang, tama no, Barangay 850 ito. Barangay 850 dito sa Dapo Street, Pandakan, Maynila. Ang dami ng kabahayan yung tinupok ng apoy. Ang binabantayan na lang namin kasi ito yung daanan papasok at palabas. Rumesponde sila sa bahaging ito dahil kasama yan sa nasunog. Mula sa kabila, ito. Itong covered court na ito ang nagiging kanlungan ng mga tao para hindi sila hindi kainin ng apoy. Itong mga kabahayan pa sa likuran namin, malaking apoy dito. At sinasabi yung bahay dito sa kabilang ito, inabot na rin. So binantayan nila ito dahil pag ito tumawid hanggang dito, wala na madadaanan yung mga taong naririto ngayon para makalabas. Delikado na. Kaya talagang nagkukumahog sila kanina na rinespondihan. Yan o. Yan, alalakas ang mga pagsabog yung maririnig mo. Kanina pa yan dito sa loob na ito. At bawat pagsabog na yan, sinusundan yan, biglang muli na naman paglakas ng apoy. Pakipaalala lang doon sa mga kaibigan natin, mga kapuso natin, na dadaan ang Quirino Avenue. Iwasan na muna yon yung galing ng Nagtahan patungo ng Quirino Osmeña Highway. Iwasan na muna yung Quirino, kahabaan ng Quirino Avenue dahil sa napakabigat ang dali ng trapiko sa lugar na yon. Naroroon kasi yung mga fire truck na rumesponde dito sa sunog na ito na ngayon ay nasa third alarm. Yung mga nakikita nyo mga tao rin, mga taga rito sila. Sa Pandakatama, Dapo Street, West Zamora, Pandakan, Maynila. Barangay 850. Tama, Noy? 850. Hindi ka taga rito? Hindi mo alam ang barangay mo? Ito, 854 ito? 850. So talaga, niloloko mo ako eh. Isa sa mga masisipag na bata, ito dito. Huwag natin pwedeng kunan ng video kasi menor de edad, pagagalitan tayo ng magulang. Pero nandito siya, kasama siya sa tumutulong, kasama ng mga kaibigan niya na naririto din. Kasi, inabot ba yung bahay niyo? Sana hindi. Hindi naman, buti naman. Huwag sabihin hindi pa po, huwag sabihin mo hindi. Okay? Mahirap masunugan, Noy. Ay, para ho, boy. Ah, okay. Kaya ano man pala, iba barangay na binabanggit mo eh. Pero ito yung nga po, ano. Ang problema rin, pasundot-sundot din yung tubig. May mga pagkakataon na may mga host na walang laman. Kasi nga po, sa sobrang dami ng marumiresponde, hindi agad napupunan. Para makita nyo lang gaano kadelikado yung pwesto ng mga tao sa may bahagi na yan, ito hindi, hindi po ito nadamay. Pero ito po mga bahay na ito nasunog. Ito yung basketball court kinatatayuan namin. Nasunog din po yan. Sunog yan. At ngayon patuloy na nasusunog po yung mga bahay dyan sa bahagi na yan. Ayan, paikot. At ang bukod-tangi pong labasan dito ay ang kali na yan. Pasukan at labasan. So ganyang kadelikado po yung sitwasyon. Kaya't iniiwasan nila na abutin pa itong mga bahay na ito dahil malaking disgrasya po ang mangyayari pag nagkataon. Paalala pala, sabihin na natin kasi may El Nino ngayon, mas magiging mainit ang panahon, mas marami ang gagamit ng kuryente. Mas mahirap po para sa lahat ang magiging sitwasyon, lalo nga't uso sa atin dito sa Metro Manila kahit iba pa mga lugar na magkakatabi o magkakadikit ang mga bahay. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga bagay na pwedeng maging dahilan para sumiklab ang apoy, gamit po yung mga gadgets natin. Ito kasi isa sa mga binabanggit ng ilang tao rito, bagamat hindi pa po kumpirmado yan at sumasailalim pa sa pagsisiyasat ng arson ng Bureau of Fire Protection Manila. Hindi pa tiyak kung ano yung pinagmulan, may tinuro lang sa ating kaninang bahay, pero ipapaubaya natin sa mga otoridad yung pong paglalabas ng mga impormasyon kaugnay po dito sa sunog na ito. Pakipaalala lang ulit ha, yung Quirino Avenue hanggat maaari iwasan muna dahil naroroon yung mga bumbero, lalo na kung kayo may mahalagang lakad, huwag kayong dumaan. Quirino Avenue, West Zamora.
Yun yung landmark. Yung kung galing ka ng Nagtahan, papunta ng direksyon ng Pedro Hill, Osmeña Highway. Ito yung madadaanan sa bandang kanan along Quirino Avenue. Yes, ngayon po ito. Sino? Ito naka-blue? Sa OSC nyo? Wala, di ko doon mo. Hindi na ako kapatapad yan. Kaya wala ko pa yan. 300,000 na kapatapad yan. Hindi ko alam kung yun ang lokal ng Pandakan, pero kanina may isang kapila ng INC na nakapasok tayo. Tapos nag-a-assist na nga sila kasi yung mga bahay kasama doon sa konektado, ito kasing lugar na ito, doon sa likurang bahagi ng kapilya. So doon tumatawid. Sige po, salamat po.